Lagi po lang binabanggit dito, Nobel Prize winner Maria Ressa. Yan po yung kanyang award. Sa tingin niyo po ba itong award na to eh mananatili pa rin kapag yung binigyan po nito eh nasa kulungan? Defend press freedom niyo naman. Magtanggol niyo po yung inyong amo na si Maria Ressa. Huwag po kayong tatahimik. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Ganyan po sila magbalita, mga Los. Ganyan po sila magkumpara. Sila po ay journalist, pero meron po talaga silang kinikilingan. Yo, what's up, mga Los? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron lang po tayong ipapakita sa inyo, mga Los, at ating tatalakayin. Alam nyo po ba, mga Los, na malapit na po ang eleksyon, sa barangay eleksyon po, at kailangan na po natin magparehistro para po sa hindi nakakarehistro. Pinangunahan na po yan ni Maria Ressa, mga Los. Mukhang 15 years po yung rehistro niya, effective po yan ngayong araw na to. Ayun o, nagpi-fingerprint na po siya para sa rehistro po, mga Los. So, sino pa po hindi nakakarehistro dyan, eh, magparehistro na po kayo. Dito po sa issue na to, mga Los, eh medyo matatawa po kayo dahil nangihimasok na po dito po sa issue ni Maria Ressa ang taga-ibang bansa. Yan po ang ating tatalakayan ngayon, pero bago po tayo magsimula, kung bago lang ka sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell para lagi kayo ma-update, and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. Eto na nga, mga Los, dahil nga po dito sa sentensya po ni Maria Ressa dito po sa kaso niya pong cyber libel, 15 years po pala siya, mga Lods, maghihimas rehas. At dahil nga po dyan, pong umalma, mga Lods, taga ibang bansa. Sabi po dito, mga Lods, when CA upheld Ressa's conviction, Court of Appeal po yata, mga Lods, it also extended cyber libel shelf life to 15 years. Cyber libel might face a new constitutional battle. I hope that the Philippine Supreme Court will now set things right. Says Maria Ressa's counsel, international human rights lawyer Amal Clooney. Nakikialam po itong international human rights, mga Lods, sa issue po nitong si Maria Ressa. Sabi ba po dito sa post na Rappler, mga Lodi, if the extended shelf life of prescription period of cyber libel to 15 years and sustained, it would mean that a person can be sued for cyber libel for something published 15 years back. Hashtag courage on, hashtag hold the line, hashtag defend press freedom. Bumalik na naman po tayo sa defend press freedom, mga Lodi. Wala ang katapusan press freedom, mga Lods. Sila lang po may karapatan magsalita daw, kumbaga. Eto pa po, mga Lods. Sino po ba si Amal Clooney, mga Lods? Siya po ay isang international human rights attorney po ito, mga Lods. Ano pong kinalaman namin sa inyo at ba't nanghihimasok po kayo dito? Eto po ang patunay, mga Lods, na may hawak po sa Rappler, eh ang mga taga-ibang bansa po talaga. Talagang pinoprotektahan po sila nito. Dahil nga po, hindi po siya 100% Filipino owned. Kaya po, marami pong nakikiapila ng mga taga-ibang bansa. Lalong-lalo na po itong human rights lawyer na po ito na si Amal Clooney. Ayon pa po dito, Maria Ressa, Amal Clooney condemns court after Nobel laureate's conviction upheld. Human rights lawyers team calls on a new Philippine President Ferdinand Marcos Jr. to stop the rot and allow press freedom. Ganun ba yun? Ngayon na nanawagan kayo kay President Bongbong Marcos. Dati panaytira po ng Rappler dito, ah. Ngayon parang nananawagan pa kayo, ah. Pero po dito nakalagay sa baba, human rights lawyer Amal Clooney is jointly leading the international legal team representing Maria Ressa. Ayan po, sabi pa po dito, human rights lawyer Amal Clooney has condemned a decision by a court in the Philippines to uphold the conviction of Nobel Prize winner Maria Ressa in cyber libel case. And her legal team has said the world is watching to see if newly elected President Bongbong Marcos Jr. will stop the rot or continue attacks on journalists. Ayan, sisisihin pa po dito si President Bongbong Marcos Jr. Parang ang dating pa dito, mga Lods, pag hindi po sila napagbigyan, eh parang tinutuloy daw po ni President Bongbong Marcos ang atake po sa journalist. Sisisihin po dito si President Bongbong Marcos kapag hindi po ito naitigil. Anak ng tinapay, convicted po ang inyong pinaglalaban dito, ha? Ressa and her former colleagues Ray Santos Jr., who faces jail over the conviction, plan to appeal again, including the Supreme Court. Ayan, wala pong katapusang pag-aapila po nila, mga Lods. Hindi po sila talaga makakapayang, Lods, makulong. Lagi po lang binabanggit dito,
Nobel Prize winner Maria Ressa. Ayan po yung kanyang award. Pero award po para saan to, mga Lods? Kung ikaw naman po ay makukulong. Sa tingin niyo po ba itong award na to eh mananatili pa rin kapag yung binigyan po nito eh nasa kulungan? Parang hindi naman po siguro angkop dito sa kanilang award na nakukuha, mga Lods, no? Ngayon, pakihanapin naman po natin yung mga maiingay po nilang vlogger at saka reporter. Si Ranada at saka si Rambo. Parang hindi po kayo nag-iingay ngayon, ha? At natatakot po ba kayo na kayo naman na sumunod dito? Diba panay-paninira nyo kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ano na? Kaya pa ba? Tanong lang naman, ha? Kasi dati ang iingay ninyo eh. Nung nakaraan nga, nagbablog pa to si Rambo eh. Ba't ngayon wala siyang vlog? Defend press freedom nyo naman. Magtanggol nyo po yung inyong amo na si Maria Ressa. Huwag po kayong tatahimik. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Huwag po ninyong hayaan na mapatahimik po kayo ng administrasyon. Di ba yan po yung sinisigaw ninyo? Yung pinipersonal kayo, yan, pinapatahimik ang press freedom, yung mga journalist na kagaya mo. But yung ibang mga journalist naman, di naman pinapahinto. Kasi wala naman po silang bawal na ginagawa. Kayo po kasi, sa tingin po namin, wala po talaga kayong maayos na balita na pinamamahagi dito sa aming bansa. Puro lang kayo paninira sa gobyerno. Ngayon, hindi nyo na mapagtanggol yung amo nyo dahil nasentensyahan. 15 years si Himas ng Rehas. Kasama po itong dating researcher na si Santos Jr. po ba to? Para magkaroon po kayo ng idea gaano po sila ka-bias mag-report, ha? Panoorin nyo po itong comparison lang po kay former President Pinoy Aquino. Kinumpara po niya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Panoorin nyo po, mga Lods, gaano po sila ka-bias? Si Pinoy, from the profiles I've read about him and the people who've covered him, very, very in tune siya sa mga details. Detail-oriented si Pinoy. I remember one anecdote where he would agonize or even fret about details in a PowerPoint presentation. He would really read through all of the reports ng kanyang mga cabinet members. Napaka-detailed daw po ni Pinoy. So si PRRD, hindi po siya detailed, di no? Hindi nga po nagbabasa ng PowerPoint niyan eh. Dahil sa sobrang detail niyan. Gusto niya galing sa kanyang utak yung mga sinasabi niya. Hindi galing sa report lang ng kanyang mga cabinet members. Si Duterte, talagang opposite noon. Hindi siya detail-oriented. Hindi siya yung type who will get frustrated over details like that. Flip side naman, he would be the type who would like forget or not really understand or grasp yung nuances ng isang policy. Ganyan po sila magbalita, mga Lods. Ganyan po sila magkumpara. Sila po ay journalist, pero meron po talaga silang kinikilingan. Tapos gusto nyo manatili na magpahayag sa ating mga kababayang Pilipino dito po sa aming bansa na hindi naman po kayo 100% Pilipino yung rappler na yan. Kailangan mag-grasp yung mga nuances na yun para maging informed yung kanyang decisions. So si Duterte talagang, ano, act first, think later. Gumagawa daw muna bago mag-isip si PRRD. Parang yung ginawa po ng pinupuri po lang ni Pinoy, act now, think later, yung sa 44, diba? Yung bagyong Yolanda, ano nangyari po dyan? Parang kabaliktaran po yung ginagawa niyong balita. Ito po ba? Gantong pamamalita po ba ang gusto niyo manatili sa ating bansa? Tapos nagre-reklamo kayo, defend press freedom. Press freedom ba tawag dito? Puro paninira po yung ginagawa ninyo. Never nga namin nakitang pinuri nyo po ang administrasyon ni PRRD. Tapos hihingi kayo ng tulong ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Na kapag hindi kayo napagbigyan, parang ang dating pinahayaan ni Bongbong Marcos Jr. magkaroon ng atake sa isang jornalismo. Ganun po ba kayo? Ganun kayo talaga? Ang gagaling nyo po kasi, no? Lalong-lalo na po itong mga taong to. Kung gaano sila kabayas. Oh, ito, si Rambo. Sinabihan po kami mga vlogger nito na ang karamihan daw po sa mga vlogger po ni Bongbong Marcos at ng Unity, puro daw po mga duka o mahihirap. Parang ganun po yung pagkakadating. Kayo lang ba may karapatan? Wala po ba kaming karapatan na mag-vlog yung mga mahihirap, mga duka na nangangarap sa buhay? Kayo lang po ba may karapatan? Sumisigaw kayo ng press freedom pero bawal nyo kaming pag-vlogin? Diba? Oh, ito si Ranada. Diba? Sabi mo dito, comparison, diba? Pinoy and Duterte. Ganyan ba ang hindi bias? Ganyan ba? Ganyan ba ang hindi bias? Oh, ito si Ressa.
yung businessman, tinira niya, link daw yata ito kay BRRD, ganyan-ganyan, something-something. Yun po yung pagkakaalala ko dyan. Sa cyber libel case niya, ano nangyari? Diba? Kinasuhan. Ngayon, sentensya ng 15 years. Napansin ko lang, Reza Rambo Ranada, puro R yung pangalan ninyo nangunguna. Ibig sabihin ba niyan, Rehas? Kayong tatlo, baka makahimas din po kayo ng Rehas kapag pinagpatuloy nyo pa rin yung paninira sa ating bansa. Yung balita na binabaluktot ninyo, hindi na po yan pa pwede ngayon. Meron na po talagang paglalagyan yan. Kaya kung ako sa inyo, baguhin nyo na po yung estilo nyo. Marami pong mga ibang networks dyan. Subukan nyo pong pumasok at maging maayos po kayong tagapagbalita ng ating bansa. Para hindi naman po tayo magmukhang kaawa-awa pagdating po sa ibang bansa. Lumalabas pa kasi dito kay Amal Cloney na dinidiin po si Reza sa kanyang pagkakakulong. Ang totoo po niyan mga lods, yung 15 years na yan, in-explain na po yan ni Salvador Panelo about pero po diyan sa issue na yan. Yung mga hindi pa po nakakaalam. Panoorin nyo na lang po yung explanation ni Sal Panelo po about po sa 15 years na yan. O, yan po ba? Ang gusto nyo yung tagapagbalita? Sila po ba? Na wala naman po talagang ginawa dito, kundi maglihis po ng tunay na balita. Ayan po mga lods, kayo na po bahala humusga kung tama lang po ba ang nangyari po kay Maria Reza na talaga naman po sinentensyahan ng 15 years at kasama po ito yung kanyang dating researcher na si Santos Jr. po yata to. Sama-sama po silang Hihimas Reyes kasama po ni Dilima. Ang nakalamang lang po kay Dilima mga lods nauna lang po siya. Pero sama-sama na po sila dyan. Mag-iingay po sila sa social media kasi malakas po yan eh. Pwede gumamit ng cellphone. Diba? Pwede makapag-post pa rin. Ewan ko po kung paano po nangyayari yung mga ganyan. Hanggang dito lang po mga lods. Sana po nagustuhan nyo po ang aking binahaging vlog. Kayo na po bahala magpakalat nitong magandang balita. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace! Huwag kayong makailam dito sa aming bansa. Mga taga-ibang bansa kayo ha.